Hindi niyo ba napansin na pagkatapos magsalita ng sunod-sunod ni Senator Tito Soto na nahimik ang kabilang kampo? Ay, oo. At tapos sabi daw doon, magdidemanda na lang daw sila. Okay. Ang mga halusos. So, mauuwi ito sa demandahan. Naka. Na mayapa po ang dakilang ina ni OG Diaz. Ni wala pong natanggap si OG Diaz na pakikidalamhati mula sa isang tao na kanyang natulungan, kanyang binago ang buhay, na si Liza Soberano. Nagreklamo po si Garth Garcia at saka si Ginuanich dahil nakatikim po sila ng hindi kagandahan na pagtrato mula sa sinasabing assistant daw ni Vice Ganda na si Ambi Burak. Mga minamahal namin kachika, lagana po talaga ang init ng panahon. Sobra. Buong mundo po talaga ay nagre-reklamo dahil sa climate change. Buti na lang po sa showbiz. Nagpapabago-bago pero bumabalik sa dati. Meron pa rin po tayong pinag-uusapan sa ating programa. Tama ba ko, Romel Chika? Tama na. Painit ng painit. Pero palamigin natin dahil sa panood nyo po sa amin. At ang barikutot ng showbiz na parang nagpagupit, Wendell Alvarez. Yes, syempre, sabi nga, sobrang init pro, lalong umiinit po dito mga usapin sa SNN. Alam mo, ginawa mo na naman si Romel. Oo, bago po kami magsimula sa pag-oopinyon, mga kachika, nais po muna naming iparating sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat dahil po sa ginawa niyong pagsuporta at pagmamahal sa one-on-one ng ating yes! Soto. Sabi po nila ay bihira mangyari na ilang araw lamang po ay ganito na ang numero. Kung wala po kayo na naniniwala at nagtitiwala sa SNN, bali wala po ang lahat ng aming gagawin. Kaya maraming salamat po sa inyo sa milyong boto, kumbaga sa eleksyon. Kusa po ito, hindi hiningi, hindi pinilit. Nagmula po ito at produkto ng inyong tiwala at pagmamahal. At syempre, congratulations sa iyo. Ganon. Congratulations. Ay, sa ating SNN to, diba? Pero lalong lalo na sa'yo. Kasi namiss na mga tao yung ginagawa mo talaga. Okay, maraming salamat. At syempre po, nandito tayo ngayon sa ating programa, sa inyong programa, aming tatlong programa. At ito po ang Showbiz Now! Pa rin po sa hidwaan ng dalawang kampo ng telebisyon ang ating pag-uusapan. Siyempre po, ang kampo ng Tape Incorporated na ang namamahala na ay ang mga halusos at ang grupo naman ng Tito Vic and Joey at ng iba pa nilang mga kasama sa Itbulaga. Grabe! Talagang alam mo, inaantay ng araw-araw ng mga tao kung ano mga hakbang ang susunod na gagawin ng halusos. Pero hindi halusos. Hindi nyo ba napansin na pagkatapos magsalita ng sunod-sunod ni Senator Tito Soto na nahimik ang kabilang kampo. Ay, hindi, ganito yan, di ba, sa mga magkakaaway na bansa. Mm-hmm. Mga bansa, bansa, kapag na nahimik ang isang kampo, mas nakakatakot. Ay, kasi baka may niluluto sa kusina na surprise-surpresa, di ba? Ano yung sabi mo kanina? Meron kang nabasa, napanood? Kasi napanood ko kanina dun sa isang vlog na sabi daw na ang ano daw ni Mayor Bullet Halosos, yung magdidemanda. Kasi yung mga inilabas lang, di ba, sinasabi na hindi tama yung mga sinasabi ni Mayor Bullet doon. Mali. Kaya di ba sinagot ni Senator Tito Soto yun. At tapos ang sabi daw doon na magdidemanda na lang daw sila. Okay. Yung mga halosos. So, mauuwi ito sa demandahan. Nakakalok. Pero kung ang tatanungin natin, ang kampo ng Tito Vic and Joey, mas gusto nilang ito ang kauwian ng lahat. Ay. Alam ko, oo, sabi nga natin kapag kumpleto ka sa resibo, ano dapat ang ikatatakot mo? Tama. Diba? Kapag hawak mo ang katotohanan, ano ang dapat mong ipangamba? So ang sagot ng Tito Vic and Joey, if you need war, I give you war. Ay, if you're asking for war, we will give you war. Parang ganun. Pero nakakalungkot lang ngayon. Nauuwi na sa demandahan ang dating magkakasama sa trabaho.
nagkaroon kasi ng question sa tiwala. Ayan. Kapag pumasok na kasi ang pangungwestiyon sa tiwala, lalo na tungkol sa pananalapi, talagang sa ganito mauuwi. Pero alam mo, nakakatakot kapag nagkadimandahan ito. Hindi lang mauuwi ang asunto o ang pagpapalitan nila ng mga diskusyon sa pinag-uusapan sa Itbulaga. Maraming mahahalukay na kwento at pangyayari tungkol dito. So, kulalawak ito ng lalawak. Ayan ang nakakaano. Mauuwi ito sa personalan. Oo, siyempre. Diba? At kapag personalan na po ang nakataya, mas marami po tayong maririnig, mas marami po tayong malalaman, lalo pa, at isa pang lalo pa, at hindi naman ganun katahimik ang buhay ng mga magsasalpukan sa laban. Diba? Ang mahirap kasi may history eh, diba? Siyempre ang history, mahuhukay yun eh. Oo, totoo. Yung kasaysayan, kahit kailan, hindi maitatago yan. Nandyan na yan. Diba? Mababalik-balikan mo talaga. Oo, totoo yan. Pero ang tanong, Diyos ko, paano naman, ano ang mga pasabog na ito? Ito yung nakakaloka. Ang gusto ng ating mga kababayan, patuloy na mapanood ang Itbulaga. Patuloy na matikman ang saya at tuwa mula pare hanggang hulo na ibinibigay ng grupo. At yun din naman ang gusto ng Tito Vic and Joey. Ayusin lamang ang mga questionable na pahayag ni Mayor Bullet. Hindi po pwedeng uupuan nila ito, tatanggapin na lang basta. Kailangang iayos, detalyado, may resibo, ano-ano ba ang kailangan ayusin. Yung mga utang ng kumpanya, kina Vic Soto at Joey De Leon. Diba? At saka yung mga napagkasunduan, sana matupad. Diba? Yun lang naman ang hinihiling nila. Sa pangalawa nilang pag-uusap, natupad yun eh. Pero may binawi. At merong bumawi. At yun ang hindi gusto ng Tito Vic and Joey. Kaya ang tanong ng bayan, saan natin mapapanood ang Itbulaga sa mga darating na panahon? Diba? Tuloy na ba ito? Kung question ng demandahan, welcome na welcome yan sa Tito Vic and Joey. Lalo pa, at alam naman natin, na hindi naman maiigsi ang kamay ng mga taong ito na walang aabutin. Diba? Ay, oo naman. At saka, ang usapin ito, silang nagsimula. Pwes, tapusin natin ito para maganda ang kwento. Kung tutuusin, kumakounter nga lang eh. Actually. Ang Tito Vic and Joey. May nagbukas ng aklat, narinig, nabasa, nung kabilang kampo, tinutulan, kinwestiyon, sila ang dapat ikang kahit sa korte, di ba? Kung sino ang nagdemanda, yung burden of proof ay nasa kanya. Siya magpipresenta ng resibo. At kung kumpleto naman ang resibo ang kalaban, tapos. Kasi hindi sana magsasalita si Tito Sen kung tama yung mga sinasabi. Kaso may mga butas eh. Kaya siyempre kine-question yung mga butas. Tama yun. Kaya hintayin po natin kung saan mauuwi ang usaping ito. Mas maganda nga po siguro kung katulad nung wish ninyo, ay wish din namin na sana maiayos po ito internally. Yung sila-sila na lamang. Pero kapag inayos po kasi may mga liku-likong bagay na kailangang idiretso, may mga pangako na kailangan tuparin. Kung ano ang binitiwan, yun ang dapat masunod. Hindi po pwedeng lilihis dahil away na naman ang matindihan. At saka siguro maaayos lang ito talaga pag hindi na si Mayor ang lumabas na magsasalita. Sino kaya ang magsasalita sa kanila? Hindi na si Mayor. Siyempre yung kataas-taasan na. Para talagang wala nang palpak. Yung father. Pero, para lang, diba, siguro, no? Para matapos sa ito, okay? Isang matindihang statement na ganito. Pabulaanan lang kung sino nagkamali. Diba, tanggapin ang pagkakamali para maayos na talaga. Sige. Sabi mo nga, history repeats itself. Okay. Sige, abangan po natin yan. Kung saan po sila makararating, tingnan lang po natin kung ano magaganap. Okay? Gusto mo bang kantahan ang Tito Vic and Joey at ang mga halosos? Oo, kakantahan ko sila ng magandang kanta. Maganda naman. Standard na natin yan. Sikat? Ay, sikat ang kumanta. Sino bang singer? Si Matt Monroe. Matt Monroe? Old song ito. Also. Anong kanta ito? I know I say that I was living. No, I see what I... Mali na kagad. I know I said that I was living, but I just couldn't say goodbye. And it was you. Ano, it was you they're talking about? It was you.
Mali nga yung it was you. Mali nga. Yung replay na lang. Ah, sige. You walk away on the summer day. I sing for you. So let me try again. Let me try again na. Bakit let me try again? Ano ba yung ano nun? Chorus. I know I said that I was leaving and I didn't say goodbye. It was only said he's leaving to walk away with someone who's everything in life with me. To learn, it's not an easy task. Wag na yan. Hirap naman kasi makanta mo. Ano naman kasi, ba't naman Matt Monroe yan? Sana man lang, medyo bata-bata naman. Ay, may bata ka ba kalang? Adi, kantahan natin ng bata. Oh, ano bata? Anong bata? Bata ka pa at marahan. Ay, naalala ko na si Alma Moreno. Oo. Nung maghiwalay, si Tito Dolphy at saka si Alma Moreno, meron siyang production number. Itong kanta ng Apo, itong batang-bata, bit-bit niya si Bandol. Si Bandol, ang liit-liit pa. Di ba? Alam mo talagang, dito sa showbiz talaga, no? Kung ano yung makakaagaw ng pansin. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Si Bandol, pang ganun-ganun-ganun. Wala nga siyang alam, di ba? Okay, sa pangalawang paksa po tayo. Seryoso po ito, mga kachika. At maaari pong sa pagkakataong ito, ay ako po ang mas lalalim kesa kay Wendell at kay Rommel Chica. Alam naman po natin na mayapa po ang dakilang ina ni OG Diaz na si Nanay Maming. Ipinurol po ang kanyang mga labi ng 5 gabi. Pero mula po nang siya ay pumanaw hanggang sa nailibing noong April 28, niwala pong natanggap si OG Diaz na pakikidalamhati mula sa isang tao na kanyang natulungan, kanyang binago ang buhay, na si Liza Soberano. Nagkatulungan po sila, sabihin na natin eh. Nagkatulungan sila. Pero ako po kasi ay laging naniniwala na hindi lamang po Pasko ang dahilan kung bakit lumalambot ang puso natin. Kapag tayo po talaga ay nasa pinakamalalim na kalungkutan, ang atin pong puso ay naghahanap, ang atin pong isip ay nagtatanong. Hindi ko alam kung bakit ni maigsi na condolences, isang salita, ay hindi nakapagpadala itong si Liza Soberano kay Tito OG niya. Alam naman niya na isang dekadang mahigit ang kanilang pinagsamahan. Alam naman niya na nabago ang estado ng kanyang buhay dahil sa tulong sa kanya ni OG Diaz. Alam mo, Rommel at Wendell, meron akong alam na kwento ng isang sikat na personalidad sa buong mundo. Sa buong mundo to ha. Siya ay minolestya, hinalay ng kanyang mga kaklase nung siya ay nasa high school. At itinatak niya, itinanim niya sa kanyang puso. Paglaki ko at ako'y meron ng pera at kaya ko nang lumaban, iisa-isahin ko sila. Babalikan ko. Yung pinaka nang walang hiya sa kanya na sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya mapapatawad nang pumanaw ang ina nitong sikat na personalidad ay nagpunta sa lamay. Hinawakan siya nung nang molestya sa kanya nung bata pa siya. Parehong dalawang kamay na lumugso sa kanyang katawan nung siya ay bata pa. Dalawang kamay na hindi nagbigay sa kanya ng masarap na tulog at kapayapaan ng kalooban. Yun po yung sinasabi natin na napatawad niya yung tao. Napatawad niya, nawala po ang galit sa kanyang puso at magmula po noon ay inalis na niya sa kanyang isip yung galit, yung puot, yung sama ng loob, lahat nawala. Kaya hindi lamang po Pasko ang nagpapalambot ng ating puso. Sabi nga, ang tunay na kaibigan ay parang dugo kapag tayo nasusugatan at saka lumalabas. Diba? Itong ginawa ni Liza Soberano para sa akin, opinion ko lamang po ito, mga kachika. Hindi ko po kayo inaamuki na sumang-ayon sa akin. Hindi ko po kayo sinasabihan at pinapakiusapan na kampihan niyo po ako. Para po sa akin, ang ginawa ni Liza Soberano kay OG Diaz nung mamaya pa ang kanyang ina ay kawalan ng utang na loob. Ito po ay para sa akin. Kawalan ng utang na loob sa mga tao o sa isang tao na tumulong at nagpabago ng kanyang buhay habang sila ay magkasama. Hindi ko matatanggap yun, Rommel. Hindi ko matatanggap talaga. Nakakalungkot. Oo nga. Nakakalungkot na dati ang lapit-lapit nila sa isa't isa.
Diba? Desisyon ni Ogie Diaz. Alam mo lahat. Para lang umangat ang karir, makilala ng ganito. Well, ito simple lang. Simpleng salita. Isang text. At saka hindi ako naniwala na hindi lang nakarating sa kanya. Na hindi niya alam. Na hindi niya alam. Kasi yung pagpanaw ng dakilang ina ni Ogie Diaz ay pinag-usapan ng buong bayan. Ang mga tao po na hindi niya minanage, ang mga artista na hindi po niya nakuna ng kahit singkunduling na komisyon. Nakaalala, mga kaibigan, kapamilya niya, mga dating kasama sa trabaho, nagpuntahan po at sumilip sa pinakauling pagkakataon kay Nanay Maming. Pero si Liza Soberano na nakatulungan niya sa pag-unlad ng kanilang buhay, hindi man lang nakaalala. Ang question ko na isa pa, bakit si Ken hindi rin nagpadala ng anumang pakikidalamhati kay Ogie Diaz? Ito ba ay may usapan na, I will not text him. Si Ogie, dapat ganun ka rin. Dapat kung ano decision ko, hindi ka rin makiramay. May ganun kaya ito? Malamang kasi diba sinabi ng ngalin nila na may usapan sila at diba, supportado daw niya si Liza. Kung anong gusto, yun ang ibinibigay niya kay Liza. Ito, oo nga. Baka ito na yun. Baka nga. Yun ay, sa kulturang Pilipino po kasi, yung mga agam-agam, yung sama ng loob, yung galit, sabihin na natin, nawawala po ito kapag ka may kaibigan o kasama tayo o nakaalitan na nalulumbay dahil sa pamamayapa ng kanyang mahal sa buhay. Oo naman. Ina po ni Ogie Diaz ang pumanaw. Nawalan po siya ng isang paa sa paglakad. Naputulan siya ng pakpak, kumbaga sa ibon. Ito po yung pagkakataon na lahat ng pang-aalo at pakikidalamhati ay makapagpapalakas ng kanyang loob para lumaban sa buhay ngayong wala na ang kanyang ina. Hindi ko alam kung saan nagmumula si Liza Soberano. Hindi ko alam kung talagang wala siya ni isang patak ng pagka-Pilipino dahil sa ating kultura ay ganyan tayo. Oo, at kahit na tayo, kunyari magkakaaway tayo ng matagal na panahon na hindi ka tayo kita-kita. Pero kapag nalaman mo may masamang nangyari sa magte-text ka kahit papaano. Oo naman. Kahit hindi na sumagot, basta mai-text mo. Kahit hindi ka na pumunta. Oo. Kahit hindi ka na makiramay, maipaabot mo lang, maitawid mo lang ang iyong pakikidalamhati, di ba? Kausap ko si Ogie, sabi ko, anak, gano'ng kasakit na hindi ka man lang naalalang i-text o padalahan ng mensahe ni Liza Soberano. Sabi niya, Ate Chris, hindi ko nga alam kung bakit hindi ko makuhang magalit sa batang ito. Siguro gusto ko na lang ding alalahanin yung magagandang memories na pinagsaluhan namin. Pero sa kabila ng pagsasalita ni Ogie, ramdam ko, tumatawid sa akin yung sakit. Tumatawid sa akin yung tanong na, bakit nga ba? Diba? Si Liza Soberano pa na inaasahan ng marami na magte-text o magpapadala ng mensahe ng pakikisimpatya kay Ogie Diaz dahil napakaganda ng kanilang pinagsamahan. At saka dahil na-open mo na yan dito na yun, I'm sure mapapansin na rin lahat ng mga tao dito yan. Yan pag hindi niya pakikiramay, mapapansin na rin yan. Sa akin, pagtutuldok ito ng kawalan ng utang na loob. Noon kasi nagdadalawang isip ako, nagbibigay pa ako ng kaunting espasyo na baka naman si Liza ay magulo lang ang isip ngayon. Pero kapag ganito na ang pangyayari, may tuldok na sa dulo ito. Oo. Diba? Kasi yung katanungan mo, palagay ko, yun din yung mga tinatanong ng mga kaibigan ni Ogie Diaz, diba? O paano ba si Liza, diba? Nag-ano ba siya? Oo, ang pakikisimpatya po ay hindi hinihingi, hindi pinipilit. Kaya, pwedeng sabihin ng iba na, sa ayaw diba? Pero lagi po nating tatandaan, ang pakikipagkapwa-tao, ang pagiging Pilipino, ang kultura po natin na nakagisnan na, hindi po natin yan itinatapon sa ilog para ano rin. Yun lamang po. Ang pakikiramay namin muli kay Ogie Diaz at sa kanyang pamilya. Nakakalungkot. Ala pa naman natin, lalambot ang puso. Pusong bato pala si Liza Soberano. Alam mo na, yung usap yan, imbis sa matuldukan, mukhang koma lang ito. Quit lang. Oo, quit. Madudugtungan pa. O yung susunod na paksa, bangkaan mo yan. Kung ito yung nalungkot tayo sa pangalawang ano natin, ito na, maiinis ka at maano ka, mapag-iisip ka kung bakit ganyan ito na. Pinag-aambing na, pinagkukumpara na tuloy si Vice Ganda kay Ay de las Alas. Na pareho silang performer na nakaranas ng mga ganong eksena sa abroad na pinapaalis. Yun yung mga eksenang at parehong titulado. Pareho silang may corona. Si Ay de las Alas, comedy concert queen. At si Vice Ganda naman, ang kabogable queen. Hindi kaya yung unkabogable, di ba? Oo. Hindi kaya maging ang kabogable ng
Diba parang ganon? Yan, pag yan lumala ng lumala at hindi nahilot yan, malamang dyan pupurutin yan. Oo. Ito pong usaping ito ay nagugat sa pagkakaroon po ng concert ni Vice Ganda sa Amerika. May mga kapwa Pilipino po tayo nagreklamo. Mga Pinoy front act po sila. Nakapag nagpunta po ang mga performers sa iba't ibang state, sa Canada, sa America, o UK, o kung saan man. Mga hometown talent. Sila po yung mga kababayan natin na kasama bilang front act. Pwedeng back up, singers, o dancers. Basta kasama po. Nagreklamo po sina Garth Garcia at saka si Ginuanich. Mga ano po sila, mga singers na may sinasabi sa kanilang karera. Nag-e-entablado, mga manganganta. Dahil nakatikim po sila ng hindi kagandahan na pagtrato mula sa sinasabing assistant daw. Ni Vice Ganda na si Ambi Burak po ang pangalan. May nakakapagkwento sa akin. Itong si Ambi Burak ay nega ang imahe nito sa ABS-CBN. Ah, apelyedo niya. Dati na pala. Apelyedo niya lang eh. Parang nega na. Burak. Burak. Pag sinabing Burak, yung putik na marumi sa imbornal. Yun yun. Pero hindi natin to pinapataw kay Ambi. Kundi doon sa kanyang ginawa sa mga kapwa natin Pilipino. Abay, ano ba naman yun? Dadaan lang doon. Hindi po pwede. Alis kayo dyan. Alis kayo dyan. Hanggang dito lang kayo. Hindi kayo pwedeng lumapit kay Vice Ganda. Oo, at saka wala daw silang ano, wala silang dressing room. Wala, wala. Kaya yung mga gamit sa backstage yung daw, nakatambak yung mga gamit, nakahilera lang doon. Ang sabi nitong si Garth, akala yata nila, gustong-gusto lang namin na kumanta. Ang sabi naman nitong si Jean, para po kaming mga langaw na binugaw. Totoo naman. Diba? Napakasakit po noon, kapwa Pilipino. Yun pa magsasabi sa'yo ng ganun. Dumating po to sa punto na nakasama rin kasi ni Nagart at Jean si Ay de las Alas. Ito na ang kwento. Ayon po sa kanila, hindi na po kami sasama sa anumang show ni Vice Ganda. Kay Ay de las Alas, hindi po namin ito naranasan. Si Ay nakakakwentuhan pa po namin sa backstage. At kinakausap kami at nakikipagkwentuhan. Idadagdag ko lang po, sa dinami-dami na po ng mga concerts at mga shows na ginawa ng comedy concert queen sa iba't ibang bansa, nakararating po sa akin ang kwento ng aking mga anak-anakan na sandali lang ah, magpe-freshen up lang ako. Babalikan ang mga kababayan natin na tumulong, binibigyan niya ng pabaon. Ay, syempre, oo. Nagsishare siya ng biyaya. Diba? Bibigyan ng token, oo. Doon po, hindi natin maiiwasan talaga yung pagkukumpara. Ganun po talaga kung ano ang nasasaksihan ng ating mga kababayan o nino man, talagang lulutang at lulutang yan. Oo. Diba? At saka ang pangit ng pakikitungo talaga, primo, ni Hi Hello daw, hindi daw nagawa ang Vice Ganda sa Manila. At saka ano, alam mo din na kasi ito si Jane, wanis nito, hindi naman ibig sabihin na front act nga sa Amerika, di ba? Pag kami mga artista, nagtatrabaho ito siya bilang medical front desk siya sa New York. Sa front desk sa New York. Sa New York. Talaga lang mahal niya ang pagpe-perform. Mahal lang niya. Pero kung ganito, nasabi nga niya, para po kaming busabos, itinaboy po kami binugaw na parang langaw. Ang sakit nun. Diba? At isa pa, nakakatulong pa sila sa pagbenta ng tickets. Yes! Nakilala sila doon maraming kaibigan. Oo, dalasanay na nagpo-front act sila. Marami silang mga kaibigan na nabebenta ng tickets. Diba? Diba? Dahil, ang dahil ng anong dalawa na, diba, may mga kaibigan naman din kami bumili ng ticket na may dala rin kami mga tao sa show. Yes! Correct! Totoo yun. Alam mo kaya si Ay, lutang na lutang dito, yung kabutihan po ng puso na Ay de las Alas, niregaluhan ng kapalaran ng pagkaganda-gandang karera, sumikat ng sikat na sikat, yumaman. Pero hindi po pinagbago ng panahon. Tapos ngayon, dito kay Vice Ganda. At marami po ang naniniwala na hindi raw kikilos itong ambiborak na ito nang hindi binabasbasan si Vice. So, ibig sabihin, galing kay Vice yun, ang instruction. Na, meron pa nga na nagagalit-galitan daw si Vice, nagpapagod-paguran, na parang, ang ilang show ko na to, huwag ka na magpapalapit dito. Alam mo, so sabi nga ng mga taga-Amerika, at least nakaganti na daw sila kay Vice. Anong
Kasi ah, dahil sa pagre-reklamo? Hindi, sa Canada. Ah? Oo, nung hinablot yung buhok niya, yung wig niya. Di ba na nagtatalak yung Berry Road, di ba? Kung ano sa Berry Road? Berry Road. Pero, sorry ah, sasansalain kita nun. Mali naman talaga yung paghila sa kanyang buhok. Very rude naman talaga yon. Doon naman tayo sa tama at sa totoo. Yun naman ay may karapatan siyang magalit doon at mainis. Kasi hindi naman niya pinirma ng kontrata na kasama ang pananabunot. Doon naman ako. Pero dito, sa masyado nilang pangmamaliit sa ating mga kababayan na nagtatrabaho ng marangal, mali yun. Ito ang mali. Itong ambiburak na ito ay kailangan kausapin ni Vice Ganda dahil wasak na wasak ang kanyang imahe dahil sa kanyang assistant. Kaya dapat, pero pakiramdam ko na yan, dead ma to. Magiging dead ma ito. Wala ni isang magsasalita dito. Bakit? Kailangan nilang linawin. Oo. Pagkatapos sabihin na binugaw nila na parang langaw. Oo, kasi ang mga kapwa Pilipino. Kasi nasa isip naman ngayon, kapag nagsalita ako, lalabas na namin yung sasagot. Alam mo yun? Hindi po dapat mo yun, di ba, Nay? Hindi dapat ayusin ni Vice to, yung ambiborak na yan. Kasi baka, sa susunod na concert niya, baka wala na may bibili ng ticket. At saka baka diba? Mamaya, madala na. Madala na. Ang mga Pilipino na pupuntahan nila sa iba't ibang bansa. Mm-hmm. Pero narinig ko na, marami na akong kwentong nakarating sa akin. Talaga daw nega itong ambiburak na ito. Ay, totoo. Umaani na ng mga nega sa mga comment niya. Pati yung mga komento ngayon, galit na galit pati ang mga fans ni Vice. Ni Vice. Dahil nasira ang imahe ng kanilang idolo nang dahil dito sa ambiburak na ito. Ano bang kapir niya kay Vice? Hindi naman pala producer eh. Ah, kala ko siya. Sumama lang. Baka padala ito ng network, ng ABS-CBN. Pwede. Ah, ganun. O, Daltagarone. Di ba? Aba, mali yan. Di ba? Ang mga tao na naroon na kadugo pa naman natin, kahit gano'ng kaliit, dapat bigyan ninyo ng tamang pagtrato. Katulad nyo rin sila ng mga tao na nangangarap. At huwag nyong isipin na talagang atat na atat lang ang mga taong ito na makapag-perform kasama si Vice Ganda. Ayun. Diba? At saka pinakinabangan nyo din po sila. Pinakanta, pinagbenta ng ticket. Alam mo yun, isang napakalaking tulong pa sa show nyo yun. Kaya alam mo, yung patuloy na papuri kay Ay de las Alas ng mga kapwa Pilipino at pati porenero na pinupuntahan niya sa iba't ibang dako ng buong mundo. Yun po yung patuloy na nagpapalaganap ng kanyang kabutihan kaya siya lalong nagtatagumpay. Diba? Yes, kaya maraming salamat kay Ay na hindi pinagbabago ng panahon. Totoo. Yun. Kantahan mo. Kantahan mo itong si Ambiburak. Naku, kakantahan ko siya ng ano, ng magandang kanta. Maganda pa kakantahin mo sa kanya? Hindi. Para bagay sa kanya talaga to. Ano kaya yun? Ay, maganda. Kakantahan ko siya ng Eternal Flame talaga. Ba? Eternal Flame? Oo, so yung susunugin yung katawan niya. Eternal Flame eh. Eternal. Sige, paano ba yun? Close your eyes. Give me your name, darling. Mali. Do you feel like... Mali. Alam mo, sasabihin ni Ambiburak. Ano? Same to you. Yung sasabihin kayo. Oh, diba? Pasi daw man. Katayin mo, Romel. Close your eyes. Give me your hand, darling. Do you... Understand. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? I'm only dreaming in this morning an eternal bliss. Ay nako, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino?
Bayan! Ay nako, mula po sa pusong pasasalamat sa inyong suporta at pagmamahal, Boys Zigaragay, Marichu Formacion Espiritu, Direct Franny Zamora, Shoni Sebastian, Tita Nene Olanday and Tito Abel, Tita Julie Paras, Freely and Lara May Abrigo, Ed Diletada, Dan Clavesillas, Tita Dolor Guevara. Bayo. Ang lahat po ng mga pangalang ito ay kabisado ni MTRCB Chairman Lala Soto. At syempre, hello kay Letlet Kukabo, lalo na kay Doña Lily Chua, the most generous woman of all time. Gabi-gabi ka rin doon. Okay, sino magbabato? Ito na nga for today's video. Simulan natin ito sa isang babae, female. Female artist. Female personality. Na nagbida na? Na nagbida na. Okay. Hindi ko siya tatawagin actress. Oo. Hindi siya marunong. Nagbida pero laging pinapansin yung acting na non-acting. Kaya naman, Diyos ko, eto na pala ito. Babaeng ito. Ano? Nakakagulat. Usap-usapan na pala ito. Maingay na maingay. Una, nire-reklamo ito, diba, dahil sa hindi umaati ng kanyang taping. Oo, marami raw dahilan. Maraming dahilan na kung saan-saan. May sakit daw. Pero, pag nalaman nila, kinumbagahan, nakita ang picture nandun sa lugar na kung saan nagsasaya. May kasama. At ito na, ganun ang mga ramdahilan. Kaya, pansin nyo, naabala lahat ng kasama sa taping. Pati yung mismong teleserye niya, naku. Buong produksyon. Buong produksyon nagdusa dahil sa kanya. Oo, ito na ngayon. Siyempre, dahil pag naiinis ka talaga, hahanap ka talaga, paing ito talaga. May kakabala ito. Ito na, lumabas na. Super love na love pala nitong magparetoke. Ay, salamat po, Doktor. Correct. Kaya pala ito laging nawawala. Wala. May papasok. Hindi. Papasok. Hindi. Ilang araw, wala. Ilang araw, wala. Kaya matitigil ang taping. Alam mo, ang dami nagsasabi, hindi na siya nakikilala ngayon. Ay. Kasi diba yung dating mga pictures niya, may naglalabas. Ay, oo. May kamukha po siyang isang singer na napakagaling kumanta. Pero sa barometro po ng kagandahan, huwag na natin pag-usapan. Oo. Kaya naman pala ganon ang kanyang pananaw sa buhay niya yon. Iiwasan niya, kakalimutan niya ang dati niyang itsura. Ay. Kaya unti-unting nagkakapera siya, basta magkapera, chuk. Ano ba yan? Oh, ano na lang ang original sa kanya? Bagang! Wisdom tooth na lang? Oo, kasi pag binunot mo ang bagang, napakalalim. Guguho na talaga yan. Ay, ano ba yan? Ako naman. Ilan na bang... Oo nga, ibang-iba na itsura niya. Isipin mo, di ba? Sayang. Nakakapina. Pero man tayo manghinayang kasi mukhang napakinabangan niya naman kasi naman, di ba? Dahil nung gumanda na siya, lapitin naman siya sa mga... May ibang racket. May ibang racket. Hindi man siya nagkakapelikula ngayon at mga proyektong pang-televisyon. Naku naman, hindi naman tumitigil ang kanyang racket. At saka itong babae niya ito, mayroon din ito bodyguard. Di bodyguard na siya? Oo, di bodyguard na siya. Kasi kung minsan, pumunta daw siya doon sa isang bodyguard. Event. Bodyguard? Ano pa kakanta mo sa kanya? Ano nga yung bodyguard? Bodyguard, yung kay Kevin Costner ba yun? Si Kevin Costner yung lalaki. Sino yung babae? Si Whitney Houston. Ayan, Whitney. Kinabahan ako ito, nakala ko, Whitney. Okay. Ano bang kata dyan? The bodyguard. Ano bang umpisa? Sige. Yung mataas. Kahit yung refrain na lang. Yung mataas. And I always loving you. Diyos ko. Ano ba yun? Tawa. Aliw na aliw sa'yo, mga anak. Ni Senator Tito at saka ni Ate Helen. Ay. Sobra. Pero nung tinawag niyang... Pero may dapat kay paliwanag kay Chairman Lala Soto. Tinawag mo siyang Lala Honor. Pero mahal ka niya. Ay, mahal ka niya. Ay, salamat po. Lagi siyang nakatutok. Mababait ang mga bata. Lahat sila. Okay? So ano na? So, di ba? Ano na nangyari sa babaeng ito? Wala. Pero kalmado ang buhay niya. Pero ang daming nakalinyang proyekto sa mga kasabayan niya. Contemporary niya. Siya wala ano. Ito na nga ang tinatanong. Marami nagtataka, di ba? Kapag ikaw nag-solo na at bigyan ka na ng break, dapat yung dire-direction. Ito naging lalong matumal. Paano yun? Ngayon na pabago-bago na yung itsura niya. Maliligaw na pati ang manonood. Kaya mahirap nga siyang i-ano. Kasi kung gagawa ka ng kunyari, binigay siya ng commercial, tapos ang bago yung itsura, ano bang
pag kumain, kunyari pagkain, pag kumain ako niya, magiging ganyang itsura. Di ba? Ganun sa commercial, di ba? Oy, may alam akong commercial yan. Di ba? Hindi lang yan. Ayan. Oh, di ba? So, ito kaya siya, makikilala pa siya ng mga kaibigan niya? Ano pa kasi ang ginawa nito na remarkable sa'yo? Ano yung pinagbidahan niyang teleserye? Sige nga. Ako, di siyempre, ito kasi. Ano ba? Sige nga. Alam mo, ito siya, mahilig talaga siya tumagpa, ano eh. Magsabihin, ang ba to? Ah! So, nagdadrugs ito. Oo, dalmingin ang bato. Sino nga ba yung sino natin na Blue Icon din na yung umuwi siya sa bahay nila, hindi siya nakilala ng nanay. Huwag na, mabait yun eh. Mabait ba yun? Kasi nagpa-opera siya ng mukha. Yung ilong muna tsaka yung mata, pinaliitan niya yung mata niya. Hmm. Tapos yung ilong niya, pinadagdagan niya ng tangos. Siyempre, nag-hotel muna siya ng 3 days. Tapos pag-uwi niya, medyo naka-ano na lang, isang plaster na lang. Ikaw, nagpa-opera ka. Gano'ng karami plaster na nilalagay pagkatatapos? Isa lang, isang ganun lang. Ah, yung malaki? Oo, malaki. Parang sa Luambas. Hanggang sa numipis na. Oo, ngayon, kumatok siya doon sa kanyang pintuan sa bahay. Mm. Sabi ng nanay niya, Mama! Sabi niya, eh sino ka ba? Ma, ako po ito. Oh. Hindi na siya nakilala. Ay? Eh, ito kaya nakilala kaya oo, ng nga. Mami niya. Ito samantalang wisdom tooth na lang original sa kanya. At ito kaya kilala pa sa kaya ng kanyang mga ano kaibigan? Oh. Kasi, di ba, kanyang mga... Meron siyang kaibigan. Oh. Siyempre yung super rabbit album niya, di ba? Sige, tapusin natin ito sa pagsigaw ng isang salita. Ikaw ang nagbigay ng BI, ikaw ang magbigay ng clue para kay Tito Manny Garcia. Nagpipinuti ka lang sa pintuan pag gusto mong pumasok. Ding! Uy, baka akala yan. Diba? Ding! May pipinuting ka, diba? So, sundan mo na ngayon yun yung ding. Sisigaw na. Ang bato! Ano? Ano yung sigaw niya? Ano yung sigaw? Tara! Ayun! Doon lang siya panalo. Diba? Ay, nako! Sigurado po, alam na natin kung sino ang female personality na ito na wisdom tooth na lang po ang original. Grabe, wisdom tooth. Sa kanyang katawan. Hindi ko kinakayo. Nakakaloka. Anong dapat gawin? Nako, ito na po. Mag-subscribe na po kayo. Mag-like, mag-share, at mag-comment po kayo. Pakisama na rin po yung Rommel Chica Network. Salamat po. Direk Beverly. Bawal mag-diet. Mag-ingat ka dyan sa Toronto, Canada. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang ito yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap Magkaroon kayo ng notification para makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ECNN. At syempre, ito lang po yung pakiusap namin sa inyo na please, don't skip. May communication. Siyempre, ito po panoorin yung month ng aming mga sinasabi ng short. Ito po ay SNM talaga to. Showbiz Now na official. Ito po yung TikTok. Puro ito po yun. Ayan. So, siyempre po, mga kapatid, mga kachika, mga kapwa ka-SNNer, ingat po tayo para tayo ay makaiwas sa pagkakasakit at dehydration. Kasagsagan po ng init. Dagdag tubig po tayo. Huwag magbibilad sa mga oras na matindi ang sikat ng araw. Hanggang sa muli, ito po ang ating programa, inyo, amin, ating lahat. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. And bye! Bababa!